Hello guys, this is PapaDy and welcome back to my channel. For today's videos guys, may mga bisita tayong dumating para manlibre ng tanghalian sa atin. Siyempre ngayon, gagawa tayo ng kinilaw na isda. Special dito ni Junjun. So ngayon guys, nandito yung mga bisita natin. Hello guys! Hi guys! Hello! Ito sila, makikikain sila dahil wala, silang pagkain sa bahay nila. Ay, kami nagdala ng pagkain. May pili. Ano? Bigyan mo. Ayan. Tara guys, samahan nyo kami magluto ng kinilaw para sa aming lunch. So ngayon guys, magluluto namin ng kinilaw. Tara, samahan nyo kami ni paring Junjun magluto ng kinilaw. So guys, sa pagluluto ng kinilaw, kailangan naka-face mask tayo kasi malangsa. Kasi nakamahirap gawin talaga yung pagbo-boneless ng isda. At isa yan sa mga... Minsan nga eh, uulamin mo na lang at ang gano'n naman tinik, nakakatamad pa eh. Ayun pa kaya yung hilaw? Na natin tanggalan ng tinik yung isda kaya kailangan na natin siya hugasan. Samugas lang ha, para matanggalan yung dugo-dugo. Ay, samugas lang talaga siya? Di ang langsa niyan? So, pasa pangalawang hugas eh. Ah, okay. So, ngayon guys, mas inihiwan natin siya sa mas maliliit na parte para mas madali na natin siyang nguyain na mamaya. Ayan. Tinik ba rin yun yung maliit na yung tinanggal? Oo, palikpin. Okay. Kailangan lagi kasi ganito ah. Kasi magtitinig kayo dyan. Okay. Yun guys, pag natapos na siyang hiwain, is i-drain natin siya para matanggal yung konting sabaw na galing sa isda. Ayan, i-drain natin siya. Ayan kasi yung dugo ng isda. Make sure natanggal na talaga yung sabaw. Ayan. After that, maglalagay tayo ng suka. Ayan, ibababad lang natin siya for 15 minutes or 10 minutes. Depende sa taga natin sa paghihintay. Ayan. Tapos, set aside muna natin siya para makapag-ready tayo ng mga ingredients na ilalahok natin sa ating kinilaw. So, ngayon guys, lalagyan pala natin siya ng asin sa ibabaw. Ayan. Para sa inyong asin, chef? Para matanggal yung lansa talaga. Ayan. Para matanggal yung lansa, asinan yung ibabaw. Ihaluin din natin. Ay, haluin pala siya. Ayan, lalamasin na siya dyan, hindi pa. Lalamasin na natin. Lalamasin na natin siya. So ngayon guys, tandaan nyo, pagkahugas na, pagkalagay ng suka, lagyan ng asin tapos lamasin ng bahagya. Huwag yung sobrang lamas ha, kasi baka madurog. Ayan, ganyan lang. Tapos, set aside na ulit. Tapos after that, set aside natin siya for 10 to 15 minutes. Tapos ihahanda na natin yung mga ingredients na kakailanganin sa ating kinilaw. So ngayon guys, sa dressing ng ating kinilaw, kailangan natin ng luya. Sibuyas. Ayan. Sili. Itlog. Talagang may itlog? Itlog, pampadagdag lasa lang. Yung itlog, optional siya kung gusto natin lagyan para pampadagdag sa lasa. Asin, kalamansi, ayan. Ayan guys, nabalatan na natin yung sibuyas, luya, sili, bawang, tsaka itong ating kamatis. Ay, kamatis tuloy. Ang tawag, di ba may kamatis dapat itong kalamansi? Wala. Ayan, so ngayon guys, tara na. Gagayat-gayatin na natin siya. Ayan. A few inches later. Kaya yung itsura niya guys, sa unang babad. Namumutla na siya. Ganun talaga kailangan yan eh. Medyo naluluto na siya guys. Then, i-drain na natin siya.
pag team, pwede kang gumamit ng dalawang kamay. O kaya, kaya mo, isang kamay. Isang kamay. Kamay. Suka ka ito, hinahawa ko. Hindi mo siya kailangan pigyan ng todo kasi madudurog, ha? So ngayon guys, ilalagay na natin siya rito sa ating Tupperware. Panibagong baw. Ayan, panibagong baw. Ayan. Tapad natin siya. Tapos, lagyan natin siya ng suka. Ayan. Yung suka guys, kahit anong gusto nyo ng klase ng suka. Dato puti, silver swan, quality. Depende sa kaya ng budget. Gumamit tayo ng gloves para sa paglamas. Ayan. Lamasin lang natin para mas nanunukot yung suka dun sa ating kinilaw na isda. Then, unti-unti natin ilagay ang sibuyas. Lagyan natin yung sibuyas. Minimize mo sa paglagay yun, ha? Kahit anong unahin mo, okay lang. So ngayon guys, sabi ni Chef, kung kahit anong gusto nyong ilagay, unahin nyo na yung gusto nyong unahin. Sunod natin yung luya. At bawang. Bawang. Luluin nyo lang muna. Yan, luluin lang. Ano pa din? Asin, veggie. So ngayon guys, halagyan na natin siya ng asukal. Teaspoon-teaspoon lang sa paglalagay, ah. And guys, konting asukal lang. Pero kung gusto nyo sobrang tamis, tamay yung asukal. Tapos, lagyan din natin siya ng konting bechin pampalasa. Ayan. Depende sa inyo kung gumagamit kayo ng bechin. Kung ayaw nyo naman, di huwag nyo lagyan. Sabi ko, manapicturan ko ano eh. Tapos, lagyan din natin siya ng seed. Seed. Seed ba talaga ito? Iodized yan eh. Sa iodized nakalagay, di iodized yan. Kasi lang yun, hindi ako lang. Ito, saluin lang natin. Nasa mato na lang yung mga pinag-ilagay-lagay lang natin. Lagyan natin yung sili. Kung gusto nyo ng sobrang anghang guys, magdagdag kayo ng maraming sili. Pero kung gusto nyo yung katamtaman lang, ayan. Kalamansi, papa-asim lang to. Mana-arte sa mga alansa. So ngayon guys, lalagyan na natin yung ating ginayat na itlog. Ayan. Pa-creamy lang naman. Ayan. Para maging creamy yung ating sisig. Ang sisig ka na pala kinilaw. A few moments later. So ayun na nga guys, tapos na kami magluto. At syempre, husga na namin ang lutong ang tawag dito? Kinilaw ni Chef Junjun. Ayan. Kinilaw na Junjun. Siyempre, bukod dyan sa amin kinilaw, kinilaw, kinilaw na sa linyasi, meron din kaming adobong isaw. Ayan, adobong isaw. Siyempre, meron din tayong hotdog, yung walang kamatayang hotdog. Ito tayo para isa. Ayan. So ngayon guys, tara, samahan nyo aming kumain at husgahan natin ang nilutong ni Paring Junjun. Tara! A few inches later. So ayun nga guys, tapos na kaming kumain at syempre ano ba yun? Sakto lang yung last. Hindi. E paano ba yung rate natin? 9 out of 10 yung score namin sa aming tawag dito? Kinilaw. Ikaw, anong comment mo? Ito yung ano niya eh, number one basher niya si Romele. Anong comment mo dun sa akin? Asim na sobrang sa suka yata. Pero sabi ko mo sa akin, kanya-kanya ang lasa. Mga siguro 8. Kasi maasim kasi kinilaw yan. Kung gusto mo na maalat, mag-adobo ka dapat. Adobo? May boxing ang reward. Ayan. So ngayon guys, ikaw Tigres, anong husga mo sa akin? 8. Ha? Magano? Perfect yan. 8 din. Sorry ka. 9
ano? Ano? Sabi niya ka! Nakakat na ano ko lang. Aje, inatay daw yung inatay. Sabi niya, nakurot siya sa gilid, nakita ko. Mamaya, pa-repeat mo. May nakita ko na kumurot. Ayun na guys. Isa, ang bata di nagsisinungaling. Hindi siya tumikim. Ikaw sa, anong sigaw mo dito sa luto? Masarap pa yan, tingnan mo muna eh. Hindi. So guys, hindi siya pagkain bata. Pagkain siya ng mga adult. So kaya rin gero. So ngayon guys, kung nagustuhan niyo ang video ito, paki-like, share, subscribe na po ang aming YouTube channel, PapaDy, at pakihit rin na notification bell para updated kayo sa mga susunod naming upload. So once again, this is PapaDy. Timmy! Noel! Noel! Si Junjun, si Ate Gracie, at si... Zach! So ngayon guys, bye-bye! Bye.